Sinyo nagpaliwanag na sa paulit-ulit na tanong ng mga fans, Andrew E. Hinahamon na rin. Lagi nga sinasabi ng mga battle MC sa mga fans na subukang manood ng live dahil hindi matatawaran ang experience kapag live nanood ng mga match-up. Isay, Makati, QC, Las Piñas, Olongapo City, Bataan, Pampanga, Cavite, Cagayan de Oro City, Antipolo, Ilocos Norte, Davao, Mandaluyong, sa labas ng San Juan Gym, San Juan City, Cabanatuan City, Cebu, Trilingual shit in this bigat, on the right, flip up again para sa parating na laban. Madalas ngang itinatanong ng mga fans kung bakit matagal mag-upload ng mga battle ang Liga ng Fliptop at kahit sa PSP. Noong nag-live nga si Pibo sa kanyang Facebook account ay sinagot niya ang katanungang ito. Guys, alam nyo, madali lang kasi magsabi na i-upload mo na yung video, yung battle. Baka mamaya sa'yo ko pa-edit yan, maging ano yan, basura. Diba? Hindi naman kasi ganun kadali mag-edit yan eh. Yung mga nagsasabi na upload upload na natin yung battle, punta kayo sa bahay, papa-edit ko. Pagka hindi mo na-edit sa loob ng isang oras, alam mo na kasunod. Sa videong ibinahagi naman ni Sinyo sa kanyang Facebook account, ay tila iba naman ang kanyang paliwanag kung bakit matagal mag-upload ang Liga ng Fliptop ng mga laban. Bakit nga ba hindi ka agad nag-upload ng battle ang Fliptop Battle League? Sipin nyo, minsan 1 month, 2 months bago sila mag-upload. Tingin ko at opinion ko dyan, ganito yan. Yung mga nanonood ng live, nagsasakripisyo yan ng oras, pera, pagod. Yung iba naglilipas sa trabaho para makapanood lang ng live. Ngayon, kung i-upload ka agad ng Fliptop Battle League ang mga videos nila after event, siguro mga 2 days, 3 days, or 1 week, i-upload nila kaagad. Anong sense ng pagnood ng live? Kung mapapanood mo naman pala agad yon. So, pag walang nanood ng live, magiging malaking kawalan yun sa Fliptop dahil sa sales ng ticket, humuhugot din si Sir Arik ng pambayad ng TF, venue, bouncer, staff, at kung ano-ano pang mga bagay-bagay na pwedeng ikabawas ng gastos ng dahil sa sale ng ticket. So tingin ko, isa yun sa pinakamalaking rason kung bakit hindi ka agad nag-upload ng battle ang Fliptop Battle League. At sa mga tropa naman natin dyan na hindi pa nakakanood ng live event ng Fliptop, kahit once lang po, i-try nyo. Ibang-iba yung pakiramdam pag live. Hindi pa rin natatapos si Young One na mag-ingay sa social media. Galit ka. Idol mo yun. Eh, that way natatungo mo. Eh, gusto ko lang makalaban na idol ko eh. Sama ba doon? Ganun ko ka-idol yan. Inatuto ko. Kasi gusto ko malabanan. Diba? Hindi mo masama eh. Okay din. Diba? Pastos ba yun? Binastos ko ba? Malay mo po, malag talaga. Sa naging post nga ng veteranong rapper na si Hambog, ay tila pinatulan niya ang ingay na ginagawa ni Young One. Di lahat kaya nyo kupalin. Minsan may pumapalag. Di lahat ng pumapalag matapang. Minsan nakasyab. Nakilala nga si Andrew E. sa mainstream bilang isang legend sa rap music at sa showbiz. At kilala naman sa underground music ang kanyang alter ego na Puch Maniwata o Puch. Sa mga post nga ni Koli Tugista ay tila sinasabayan nito ang ginagawang paghahamon ni Young One kay Glock 9. Ngunit ang hinahamon naman nito ang tila alter ego ni Andrew E. na si Puch. Ulitin natin sa mga roba natin, sa mga hindi nakanood kanina, ito ang ating anunsyo, no? Hinahamon natin si Puch. Distrakan. Rap lang. Si Puch ang hinahamon natin. Kasi ito raw ang isa sa mga king of diss sa Pilipinas. At marami na rin hong naghahanap kay Puch dito sa Pilipinas. Malay mo, mapansin tayo, mapagbigyan tayo ng idol natin. Mandis, di ba? Napaka-grateful nun sa akin. Napaka-unlock ng pangarap ko yun na makalaban ko itong si Puch. Tapos, ito no, mga roba, no?
Kung sakali man na lumaban si Pooch, distrakan. Kahit dalawa pa sila ni Jory, walang problema sa atin yon. Pero mas maganda kung si Pooch lang, kasi si Jory parang wala naman din dating eh. Si Pooch talaga ang importante dito. Siya talaga yung kailangan natin palabasin dito sa rap scene. Para makuha na ni Pooch ang GOAT na tinatawag, greatest of all time. Kasi pagka once na sa era na to lumabas si Pooch, matik yun, kuha niya na ang greatest of all time. Kasi lahat ng era kaya niya sabayan. Ayun ang tinatawag na GOAT. Lahat ng era pwede mong puntahan, pwede mong sabayan yung lahat. Basta sa rap scene, ha? Sa rap scene. Hindi sa ating mandahan, ha? Sira tayo dyan. Galawang ano yan? Galawang takot yan. Pag ganyan, demandahan. Ano tayo? Rap lang. Okay. Sige, ano tayo? Distrakan. Ako, produkto ako ni Pooch. Yan ang unang-una kong narinig nung ako yung nagsisimula pala mag-rap at kung paano ako natutong mag-rap. Produkto niya ako. Kung tutusin eh, prutas ako ni Pooch. Ako isang prutas niya, tikman niya yung prutas niya. Tikman niya kung ano yung tubo. Ganun yun eh, ganun ang pinaka gusto ko eh. Gusto kong palabasin eh. Yeah, gusto kong palabasin ito si Pooch, man. Kahit isa lang, puta, napakasaya ko na nun. Baka mapatalon pa ako habang nag-record yun sakali. Isa lang, mailabas lang natin tong si Pooch dito sa rap game na to. Marami na rin naghahanap. Magpasalamat na lang kayo sa akin, mga ropa. Sa lahat ng may idol kay Pooch, magpasalamat na lang kayo sa akin. Pag napalabas natin ang isang hari ng diss dito sa Pilipinas, syempre walang iba si Pooch. Pag yan ay nakalaban natin at nabigyan ako ng pagkakataong pansinin. Syempre alam ko hindi na tayo papansinin yan. Pero papansinin ako yan kung sa tulong nyo, mga ropa. Sa tulong nyo na inaamo natin siya na distrakan. Rap battle lang sa internet. Naamo natin si Pooch. Kasi alam nyo, kaya eto si ano, ha, dami ng mga alagad niya nilalampaso natin. Ito si Jory, nilalampaso natin niya para ipakita natin na hindi natin kalibel yung mga alagad niya. Ang kalibel natin talaga si Pooch. Kaya si Pooch ang inahamon natin at gusto nating labanan dito sa rap battle na to. Sa battle na to. Kung sakali lumabas si Pooch, utang sa'yo ng hip hop, man. Napaka lupit niyan. Napaka tindi. Siguro ang hip hop siguro ay busog na naman. Dahil isang legend na naman na nagpakita dito sa rap game na ito.